unang-una, itong sinasabi niya na, Ya ayuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Kung pagbabasihan natin at titingnan natin doon, ang buhay ng isang tao ay hindi mo pwedeng sasayangin o gagawa ka ng kasamaan kung sino-sino man yung kung anong mga masasamang bagay na dapat mong pagkakaabalahan na hindi mo alam na ang binigay sa iyo ng iyong Panginoon na buhay ay isa lang. So, siya ay nagsabi, huwag niyong hayaan na darating ang araw o mamamatay kayo ng hindi kayo na nasa loob ng Islam. So, sa salitang yun, nagpakilala na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang nagbigay ng buhay at ako ang kukuha ng inyong buhay. Sa pangalawang ayah, itong sinasabi niya, Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Dito po, papasok po tayo dito ngayon sa paggawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao. Katulad kay Adam alayhi salam na ginawa niya mula sa lupa at walang ina at walang ama. At pwede nating isipin din na kayang gumawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao, babae man o lalaki, na kung halimbawa ngayon, katulad kay Hawa, na nanggaling kay Adan. Pwede mangyari yun. Kung iisipin na naman natin, yung babae, pwede ba manganak ng walang ama? Mayroon, pwede. Kay Isa alayhi salam. So, isang malaking palatandaan o tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon na kaya niyang gumawa mula sa wala. At saka congratulations sa atin ngayon, nagmula na tayo sa dalawang tao, babae at saka lalaki. So, ito, at sinabi din niya, huwag niyong putulin ang relasyon sa iyong pamilya, unang-una sa iyong pamilya, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lalong-lalo na siguro sa mga kapatid natin na nandito. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi minsan nadadala tayo sa ating sama ng loob, minsan galit. Pero saan nagmula yun? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitan na kana daifa. Ang pinaka-weak na strategy ay ang sa shaitan. So ngayon, tayo naman na nanampalataya. Bakit tayo sasama sa shaitan? At bakit natin ngayon ilalagay sa puso natin yung sama ng loob, galit? Pangalawa, kung hindi natin bibigyan ng pansin yung minsan yung nagagawa natin sa araw-araw at sa ayan na to, at kung itong ayan na to ay isa kang mananampalataya, sapat na to para sa iyong pananampalataya. Nakapasok na dito yung buhay ng tao. Nakapasok na dito yung pagpakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naggawa siya ng mula sa wala. At kukunin din niya tayo. At babalik tayo mula sa wala kahit itong mundo na to. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nakakita sa ating mga ginagawa. Lingid man sa kaalaman ng iba. So, ito ngayon, itong panghuli na ayah, ito ang katakot-takot na minsan nasasabi natin sa sarili natin, bakit hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. At kung sasabihin ko din sa inyo, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Bakit? Ya ayuhal ladhina amanut takullaha wa kulu kawlan salida. Doon muna tayo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong mga amano, matakot kayo ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung iisipin natin yung amano, bakit binamarningan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganong salita? Anong ibig sabihin nun? Gusto niyang i-purify ang isang amano na sana hindi ka na magkakamali. Kung magkakamali ka man, surrender agad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka magsalita ka ng tama
at makatarungan. Makulukaw lang sarida. So, dun tayo, itong dalawa na to, makatarungan at huwag kang magsisinungaling. Bakit? Yuslih lakum, a'malakum, mayagfir lakum, dhunubakum. Patay na. Patay na. Babaguhin ko ang inyong mga gawa at patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Sa kadahilanan, sa dalawang paraan, huwag kang magsinungaling at magsalita ka ng totoo. Kahit pabata, kung may promise ka man, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, was bibigyan kita sa sasakyan. Tapos hindi mo kaya. Huwag magsinungaling, huwag kang mag-promise. Or bukas manunood tayo na sino yung pala hindi. Nagsisinungaling ka eh. Makulukaw lang sarida. Ito yung problema eh. Ito yung problema ng tao na masasabi ko sa inyo na hindi natin kayang baguhin ang sarili natin maliban sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, itong dalawang to. Ngayon, yung makatuwiran na pananalita. Ngayon, kung may isang tao na nagkaroon ng kasalanan at alam mo yung tao na yun, yung tao na yan ay laging gumagawa ng kasalanan, nagnanakaw kung ano-ano mga pinagagawa na hindi maganda sa lugar natin, dumaan ka at nakita mo yung tao na yun, hinuhusgahan. At pagdaan mo na yun, sinabi mo, oh, totoo yan. Totoo yan. Nagnakaw yan, pero hindi mo nakita. Pero nag-warning ang Allah subhanahu wa ta'ala, magsalita ka ng makatuwiran. Babaguhin ko ang inyong mga gawa at patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Itong aya na to, dito na aya, masyado sumabog ako noon, nabasa ko to. Hindi ko pala kayang baguhin sarili ko. At kung sino man ang sumunod sa Rasulullah, makukuha niya ang aking naipromise sa inyo. So, ito yung sinabi niya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Minsan ito, dinadaanan lang natin itong ayan na ito. Sada. Ano yan eh? Kaskas din sa pandinig ko araw-araw eh. Oo, sa totoo lang. Ito papapansin niyan. Pero itong tatlong ayan na ito, ito pala ang pwedeng magbago sa sarili natin at makikilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at magkakaroon ka ng takot, ng tunay na pagkatakot. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito pinakamabigat din. Bismillahirrahmanirrahim. Tulizal layli fin nahari watulizun nahari fil layl. Watukhrijul haya minal mayyiti. Watukhrijul mayyiti minal haya. Watarzuku man tasha'a bigayri hisab. Pinapasok o pinalampas o Allah ang gabi sa araw at pinapasok ang araw sa gabi. Wow. Pinapasok yung araw sa gabi tapos tinakpan yung araw ng gabi. Ang tanong kaya bang sino ba yung taong pinakamagaling na at pinakamayaman at kaya niyang gawin ang pwede niyang gawin dito sa mundo? Ito ay hindi niya kaya. At pinalabas ang buhay mula sa patay. At pinalabas ang patay mula sa buhay. Parang inaano lang eh. At tinutustusan mo ng yaman at biyaya nang walang pagsusulit ang sino mang iyong ninanais. Sino ang ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala na nababanggit dito? Ang mga taong amano at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi siya nagsasabi doon, ittaqilla, ittaqilla, ittaqilla. Matakot ka ng tunay na pagkatakot. So, kung ating pagbabasihan ang ating sarili, minsan darating sa buhay natin, kahit ganong pakarami ng pera, sasabihin, yung asawa ko binigyan, may dalawa na akong asawa, tatlong asawa, apat na asawa, may swimming pool, may bahay, may sasakyan, lahat-lahat. Anak ko, puro lahat, nakapag-aral na. So, ano pa gusto mo sa buhay mo? Walang kwenta ang lahat dito sa mundo.
kung hindi ang magandang gawa. Wala na. Yun lang. Kasi haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at iisa-isahin tayo. Ipapakita sa iyo ang iyong gawa, daladala mo ang listahan at ibibigay sa iyo. Ito yung masama mong gawa, itong maganda mong gawa. Ngayon marami kang pera, yung mga miskin, masakin, pukara, kaliwali, pakikilam ko sa iyo, hihirap ako. Kayo tamad-tamad nyo kasi. So yung tatlong aya, paano na? Kailangan ng pakidon. So bawat isa sa atin, kahit pa masamang tao, tanungin mo anong gusto mo, imperno o paraiso? Eh siyempre, paraiso. Lasing pa yun. Magnanakaw pa yun. Drug lord pa yun. Sarap-sarap ng buhay ko dito, tapos ilalagay mo ko sa imperno. Pero itong umma na to, ito lang ang may kakayahan na magsasabi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ya Allah, ikaw ay maawain at mahabagin. Apat na beses mong nabanggit sa loob ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim. Ayun na naman, binalik, inulit. Ito lang ang may kakayahang magsabi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sabi mo maawain ka. Naibanggit mo sa Quran eh. Tapos ilulublub mo ko dito sa nagdadagat-dagat ang apoy. Saan na ang iyong awa? Allah subhanahu wa ta'ala ma-pride. Iahon nyo yan. Salamat. Kilala pa rin niya ako. Yung happiness mo natin. So, yun, kung iisipin natin, yung awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa mundo at sa kabilang buhay, ito ay magpapatuloy. Maliban lang kung ikaw ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang karumal-dumal na kasalanan at pinakamalaking kasalanan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo pa pag hindi ka nagtauba at pumasok sa Islam nung inabutan ka na ng kamay. Bawat isa sa atin ay mag-iisip na kung ano ang mali nating nagawa. At ito lang, yun lang, yung pagsalita lang ng hindi totoo. Pinakamabigat pala yun, hindi mo na kayang baguhin yung sarili mo. Kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, ako ang magbabago sa iyong mga gawa at patatawarin ko ang iyong kasalanan. Yuslih lakum, a'malakum, mayagfir lakum. Napakalinaw eh. Ngayon, lulukuyin pa yung kasama. Brad, may sale daw eh. Sahod, di ba? Sahod na. Oo, may sale. Wala pala. Yun na. Biro lang yun, ha? Biro lang. Friend, nandyan ba si ano? Wala. Kasi, nasanayan na. Kahit biro lang nagsisinungaling, paano pa kaya yung totoong salita? So, yun lang. Yun lang ang maipaparating ko sa inyo na nalaman ko. Kahit naman lahat sa atin, ito lang yung araw na mamamahinga natin. Pero ang Islam, walang pahinga. Tapos umagtrabaho, pasok dito. Kung ilang araw, ganun yung gising mo. Dapat ganun din yung gising mo papunta dito sa Panar. Kasi hindi mo pwedeng gumalaw dito sa mundo ng araw-araw kung wala kang basihan sa buhay. Kikita ka ng sahod, gagastusin mo kung saan. Pero ang Islam nagturo sa'yo. Tuturuan ka niya paano gastusin. At malalaman mo rin kung sino mga taong dapat mong gastusan. At sino dapat mong bibigyan. Kaya tayo pumarito sa Qatar, nag-abroad tayo. Ito yung malang jihad din to eh. Part 2 ng jihad eh. Isipin mo, nilisan mo yung pamilya mo, pumunta ka dito. Para ka nakipaghimagsikan. Tatrabaho ka, naghahanap buhay. Ang pinakamainam dun, nakakuha pa tayo ng kaalaman. Walang kwenta yung sahod, walang kwenta lahat, mawawala lahat. Pero itong pinasok natin na to,
ito yung hindi mawawala sa puso at isipan ng tao at magiging basihan natin sa buhay natin. At ito ang maggagabay sa akin. Assalamualaikum warahmatullahi taala.